are here at Dasmarinas Cavite po. Ayan. We are on our way papunta pong Pandacan para sa ating rice distribution. Doon po sa Pandacan sa mga sidecar driver. Ayan po. Time check po, it's 7:25 a.m. Ang usapan po namin 7 o'clock. Okay, wait. Pero the thing is, I didn't know. I thought it was 8. So, kumuntok sila sa kwarto ko ng 7:55. And then, oh sorry, 6:55. Ang pinanindigan ko, I can sleep for 2 more minutes. I got ready though. Oh, by 7:06 na ready na ako. So, ayun na nga. So, guys! Sa mga taga-Pandacan dyan, abangan nyo kami. Darating ang Team Dasma. Ano ba tayo? Bungala lang? Ma, mandar, amor, power. At mga mapandatics. Nandito po kami sa Pandacan, dito sa Barangay 836, Zone 91. So, ako pala po si LJ, and then here we have ako Mr. Tito. Si Ernesto Solimnidad, ang presidente po ng kasalukuyang pajak dito, at saka mixed na ng manok dito sa Pandacan. Thank you so much. So, ano po, so today we have presented, mamimigay po kami sa mga sa organization mo po. Eh kayo po, medyo nahirapan po ba kayo dahil sa pandemic kasi nga medyo mahirap, siguro bawal lumabas, so baka medyo mahina po yung business. Katulad ho ngayon, katulad ng nutos na yung mayor, ang ano namin, ang padyak sa mga din sa pandemic, isa-isa lang pasahero, paano kami noon mag-ano sa 10 peso sa isang tao, paano kami makaka-adjust, anong gagawin namin? Yes. Mabuti na lang sabi ni Mayor na medyo, miski isa lang, pagtyaga-tyaga na lang para medyo makasurvive kami. Meron din mga LGU na nabibigay sa amin ng mga tulong. Kahit na ang mamangyari, tiyatanggap namin. Tsaka napapasalamat kami sa lahat ng tumutulong sa mga padyak ganito na tumutulong. Katulad ni Madam Amor Power. Maraming salamat po sa mga tulong na binigay niya sa amin. Lalo na sa NBA po ng mga padyak namin. Kahit na naghihikaw ko sila, makaka-adjust sa buhay nila, nagtsatsika kami rito kahit kunti-unti lang para nagpapasalamat kami katulad na kay Madam Amor Power na natutulungan kami. Na tulong na binibigay sa amin, lahat po kami, magpapasalamat sa inyo. Thank you so much po. And any other messages you'd like to tell yung mga organization po? Ipapayo ko sana ipagpatuloy niya yung kanyang mga sinimulan at kami naman bilang ganti kung ano nang maitutong namin para sa inyo na ibibigay namin siguro katulad yung pag-sacrifice dito pag-service sa mga tao ibibigay namin. Thank you so much. But thank you po sa interview with Ernesto. Sa inyong mga nagtyatyaga din ng ganito na alam ko na wala rin kayo mga sahod para volunteer lang. Alam ko na, sa rasa ko na ganyan mga bulong pero kahit pa paano, nabibigyan kayo ng konti-unti lang. So, maraming salamat sa inyo, makasamahan niyo. Sa barangay, introduction lang po. Ang real name ko is Paulino Soberano, aka ako Dennis. Pagkakilala sa akin is Dennis Soberano talaga dito. Reporter na Dennis Soberano. Barangay chairman ako rito, barangay 836, zone 91. First term ko pa lang pero before naging ano ako tawag ito 8 years din ako naging kagawad. Last time bali pinakahuli ko ay first kagawad ako. That's why graduating ng aming chairman ako ang tumakbo ako ng chairman. Masa naman po ay pagiging chairman ngayon? Medyo nahihirapan? Medyo so far kasi lalo na dumating sa atin yung pandemic. Medyo hirap. Marami talagang affected. Mostly talaga, unang-una sa pangangailangan ng tao, talagang malaking epekto dahil na-reduce yung tawag ito yung trabaho. So, paramihan wala ng trabaho and then yung iba naman umuwi ng probinsya.
yun, kaya malaking epekto, malaking epekto. Na-chempo rin sa ano ko, sa panahon ko. First term mo pa lang sa pinakamahirap nang binigay sa'yo. Yan, challenge din. Challenge na po. Limit testing po. Oo, challenge din kahit paano kung paano mo tawag ito. Ma-solve itong mga ano na to sa barangay. Actually, nakausap ko po si Tito Ernesto po, yung president po. Tapos binanggit niya po yung paano yung apekto yung pandemic sa kanila as mga sidecar drivers po. So, ikaw po, sa perspective po ng barangay, ano po yung nakikita mo po or napapansin mo po sa kanila? Sa kanila, siyempre malaking kawalan unang-una sa pasahero, no? Before yan, kumikita sila ng malaki. Kumikita ang mga sidecar na yan, kumikita ng malaki. Itong lately na to, malaki talagang nung nagkaroon ng pandemic, malaki talagang epekto kasi bakit? Unang-una, yung tao, siyempre, nanghihinayang sa pamasahe. Kaya na ginagawa ng iba, linalakad na lang yan. So ngayon, bumaba yung mga ano nila, bumaba yung kita nila. Kaya dati yan, napakarami ng mga yan. Napakarami. Pero ngayon, medyo nangungunti na sila. Kasi nga naman, wala nga naman kikitain. Eh, siyempre, nag-ship yung iba sa mapagkikitaan, ganun. Kung saan sila kikita, at least ma-survive nila. Especially nung lockdown, kasi wala talaga lumalabas. Nung lockdown, wala talaga sila. As in, wala talaga sila. Kasi lahat, wala. Ilang months yun na talagang wala. So, asa lang sila kung merong naibigay yung gobyerno, naibigay yung barangay, ganun, yun lang bali inaasahan. Kasi hindi naman talaga totally, wala naman talaga sila maasahan na iba. Once na hindi sila bumiyahe, wala silang kita. So paano yung mga pamilya nila? Ang exposure unang-una, exposure nila, di ba? Masyado silang exposed dun sa mga tao. So kaya yung rest ibig sabihin nandun sa kanila. So kaysa sa mamatay sila sa gutom. Mm-hmm. Tsaka dami na ito, may edad na po. So parang basta lang sila parang exposure at risk po. Madali sila madali nila ma-adapt yung ano. Vulnerable sila dyan sa mga ano, lang mga may edad na yan eh. Mm-hmm. Kaya yung iba rin may edad nga, ilan na lang sila may edad dyan na tawag ito, bumabiyahe. Kasi nga naman namimilit, so hindi rin natin wala rin tawag ito, hindi natin maano rin sila na mapigilan. Although na dapat is yung mga senior stay at home na lang dapat. Pero ganun pa man, syempre kailangan din, may bubuhayin din silang pamilya. So nagtsatsaga pa rin kahit papaano. Pero iilan-ilan na lang din naman. Kasi yung mga medyo may mga anak na kaya naman silang sustentuhan, kaya naman i-sustain yung mga pangangailangan sa bahay nila everyday. So, ayun, pinapatigil ng mga anak. Unang-una, nagpapasalamat nga ako. Well, although na kayo na pa, di ba, siyempre natural, ang base ninyo is malayo na, nasa Cavite na. Pero napapansin pa rin yung lugar namin. Kaya nga, papasalamat ko kay Lord Jesus kahit o paano, ibig sabihin doon, yung pinanggalingan niya ay pinansin talaga niya. Binigyan niya ng tawag ito, kahalagahan. Oo, yung pinanggalingan niya rito. Kasi, yung iba naman dyan, sa totoo lang, yung iba din naman yan, siguro ang mga nanay niyan, ang mga tatay niyan, is naging kababata rin siguro ni Lourdes yan, yung mga yan. So, ako, malaking pasalamat. Malaking pasalamat yan sa akin. At least, malaking tulong doon sa mga sidecar na yan. At saka sa mga tanod na makatanggap nila kahit pa paano. Sabihin ng galing sa kay Lourdes. Ikaw po, may message ka po ba sa mga sidecar drivers na gusto mo po iparating sa kanila? Especially ngayon doon sa pandemic. Parang encouraging words po. Sila, ang ano lang naman, sige, ayusin lang natin yung ano, ayusin lang na yung pagbabiyahin nila. And at the same time, medyo keep safe lang sila. Lalo na yung mga matatanda. Hindi naman tayo sa ano, medyo kung medyo delikado, huwag na natin suungin. Kasi sa panahon ngayon, tawag ito, wala tayong kasiguruhan. Mahirap ang ma-ospital. Dahil pag tayo na ospital, hindi tayo basta-basta matatanggap ng ospital. Not unless, hindi tayo, i-examine pa muna tayo,
Pero gastos rin yun. Gastos dapat din. Kaya, ang ano ko lang sa kanila, wag din silang pabara-bara ba na sige-sige lang kahit na ano. Alam niyo, kung alam naman nila na delikado, medyo hinay-hinay lang din naman mag-ingat sila. Mag-ingat palagi. Ingat parati, ingat parati. Kailangan natin mag-ingat. Wala, hindi pa tayo stable kasi. Hindi pa tayo nakakasiguro sa ating mga sarili. Hindi pa tayo nakakasiguro sa kapaligiran natin.